Hello guys, this is me again, Mark Parakis, and welcome back to another Hong Kong travel vlog. And for today's video, syempre huwag na natin patagalin pa. May pupuntahan tayo guys na first time in my life. And mapapansin nyo, meron tayong luggage. So, for today's video, we are going to Macau. Yes guys, we are going to Macau and we are going for an overnight stay. Excited na ako guys kasi first time ko. So ano pang hinihintay nyo? Let's go, samahan nyo ako. Guys, if you are planning to go to Macau from Hong Kong, you have two options. Either take the ferry or take the bus. So ngayon, ang gagawin natin is magbabus tayo. Sundan nyo lang ako. Kung gusto nyong mag-bus going to Macau, just follow this video. Pero if ever naman gusto nyong mag-ferry, by the way, I just want to let you know guys na si Macau is nag-offer ng free one-way ticket going to Macau. Again, from Hong Kong to Macau lang siya. Hindi siya from Macau to Hong Kong. So, ang kailangan nyo lang gagawin ay to go to this website, yung Turbojet. Ipapost ko na lang kasi hindi ko kabisado. Tapos, make sure na you book your ticket at least 2 weeks ahead kasi nagkakaubusan siya dahil free nga. Pero, ang maganda dito guys, ang promo na yon is hanggang August 31st. Extended siya hanggang August 31st. By the way, hindi lang yun guys, yung ferry. Meron din siyang free bus. But the thing is, for the free bus, kailangan from Hong Kong International Airport, magka-transfer na agad kayo going to Macau. Hindi pwede yung mag-i-stay muna kayo sa Hong Kong, then iti-take nyo yung free bus. So, hindi ganun. Ganun dapat guys yung gagawin ko nung una. Pero, medyo hesitant ako kasi first time ko nga. So, ang ginawa ko, nag-stay muna ako dito sa Hong Kong for like 3 days. Then, nag-plan ako mag-Macau na lang on our third day. So, magbabas tayo and hindi to free kasi nag-stay muna tayo sa Hong Kong. So, hindi siya applicable yung free bus. But the thing is, I think mas maraming gusto mag-try ng bus kasi it will only take 45 minutes going to HZMB, Macau Port, compared to the ferry that will take an hour. Ang gagawin natin ngayon is, kailangan kasi natin ng Octopus card or Hong Kong dollars pa rin. Mag-load ulit ako ng siguro mga 100 Hong Kong dollars pa. Then, let's start the DIY tour going to Macau. Dito na tayo guys sa Lai King Station. Ang gagawin natin, mag-i-interchange lang tayo into Orange Line going to Tung Chung. Pero bababa tayo ng Sunny Bay. Tuturo ko sa inyo yung sakayan ng bus going to HZMB, Hong Kong Port, going to Macau. So galing tayo ng red light, Tsim Sha Tsu. And then sakay lang kayo ng red light, baba kayo ng Lai King, which is nandito tayo ngayon. Tapos interchange kayo ng Orange Line going to Sunny Bay. From Sunny Bay, take the exit A, tapos sundan nyo lang yung sign ng bus B5, then sakay na kayo ng bus. I'm not sure kung magkano yung bus guys. Pwedeng Octopus card, pwedeng Hong Kong dollars, and that bus will take you to HZMB, Hong Kong Port, for the clearance, for the immigration, bago kayo makasakay ng bus going to Macau. O diba? DIY tour going to Macau, bus edition. Dito kayo baba, red line, galing Tsim Sha Tsu, then transfer lang kayo guys, interchange into Orange Line, going to Tung Chung, pero ang baba nyo, Sunny Bay. So guys, we are now here sa Sunny Bay Station. Actually guys, kung wala kayong time na pumunta ng Disneyland, pwede kayong bumaba dito sa Sunny Bay para matry yung Disneyland train nila. Tapos balik na lang din kayo. Tapos pwede rin kayong pumunta sa yung may arc na nakalagay Welcome to Disneyland. Pwedeng pwede. Hindi pa naman kayo doon papakita ng ticket guys. So, is this allowed here? Huh? Here? Can I go here? Ito. Ito yung taki mo. Okay. Okay. Thank you. Meron kasi dito guys na mga escalator like dito sa Sunny Bay na hindi allowed sa escalator yung mga luggage. So you better use yung mga lift. So ngayon guys, nasa Sunny Bay na tayo and we are going to exit A. Yan. So paglabas nyo dito guys sa exit A, makikita nyo yung mga signs na B5. Yan yung bus number 5.
And yan yung susundan nyo. And hindi naman kayo maliligaw kasi as you can see, ito kalagay mismo. Ito, HKZMB Bridge, HK Port. So, HZMB stands for Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. HZMB. Hindi pa yung Macau guys ha. Bali, itong bus na to, it will take you sa Hong Kong Port na immigration. Para syempre, departure, going to Macau. Hindi kayo makakaalis or hindi kayo makakapunta ng Macau without the immigration stamp na nag-alaw sa inyong makalabas. Ayun na guys, yung B5. Habol tayo. We just arrived here guys sa HZMB. Clearance building pa lang to. Kung nasa yung immigration, ayan. And again, ito yung bus natin, B5, going here. So ang mangyayari is papasok tayo sa loob para sa immigration. Siyempre, hindi allowed mag-picture-picture guys or mag-video. Doon na lang ulit tayo mag-meet sa ticketing booth. Tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng ticket and magkano. So nandito tayo guys, we're gonna purchase a ticket going to Macau. So press yun lang yung purchase ticket to Macau and then 65 Hong Kong dollars, 1, confirm. Octopus card. And there you have it. So guys, we now have the ticket going to Macau and sobrang easy, especially kung meron kayong what do you call that? Octopus card. Ayan. So lalabas na tayo, just follow the signs and bigay nyo lang yung mga ticket ninyo dito. Thank you. Sobrang easy, di ba? Tapos dito lang labas nyo guys. We are done. So gumamit tayo ng smart, ano yun? SDA. Smart Keme. Hindi na manual. Pag-scan ng passport natin. Scan lang yung passport. Then wala namang ibibigay. Tapos this ride will take 45 minutes going to Macau Port guys. Diba sobrang easy. Nakakatuwa kasi dati ferry ang mode of transportation nila. Going to Macau. Then binuild nila itong bridge. So nakakatuwa. Diba? Okay, so let's follow the signs and sasakyan lang natin itong mga gold bus going to Macau Port. And finally guys, after 45 minutes of bus travel, andito na tayo sa Macau. Welcome to Macau, welcome to Macau. So before we go outside, syempre dadaan ulit tayo sa clearance or immigration ng Macau. Of course, bawal ang cellphone. We are going now to arrival hall ng Macau. A few moments later. So guys, we passed the immigration. Medyo mahaba yung pila. Tapos may mga times kasi na talagang may kinu-question. Maraming tanong. Pero sa atin wala pang ano. Wala pang 1 minute. So now we are going outside guys. And then we are going to stay by the way sa Sofitel Macau at Ponte 16. And good thing about the hotel guys, they have their own shuttle going to their hotel from and to. And we are going to stay here, by the way, overnight. So we're gonna make the most of our time here sa Macau.
And currently it's 4 PM. Though nag-email naman ako guys kay Sofitel and binigyan nila ako ng time slot, I mean time schedule ng kanilang bus shuttle going to their hotel. A little tip for you guys. So, yung Octopus card ng Hong Kong is not acceptable and you cannot use it here sa Macau. Tapos, if you're gonna be staying for like 2 days or 3 days, pwede kayong mag-withdraw sa kanilang mga ATMs. But, ito ah, another tip, yung Hong Kong dollars ay tinatanggap dito sa Macau. But, another tip ulit, if you're gonna be riding a bus, make sure na you have yung exact coins kung magkano. Like, normally mga $6 MOP kasi hindi sila nagbibigay ng change. Okay? So, make sure na you are aware. Now, meron ditong Bank of China. Kung gusto nyo mag-withdraw, I'm thinking na mag-withdraw ng kahit 500 MOP lang para may magamit ako dito. Anong kuya pangalan mo? Ay, Bert na lang. Bert. Yes. Meron ka ba group sa FB? Yes, may group. Meron. Ah, kasi tumitingin-tingin din ako dyan. Travel. Oh. Meron kang tour ngayon. Na-out ko lang kasi galing trabaho. Ah, okay. Ah, sige. Baka nandiyan pa. Sige, kuya. Thank you, ha. Salamat. Alright, so, ayan, may nakausap tayong Pilipino na nagpo-provide ng mga tour dito sa Macau. Ayan guys, so first tayo sa line. Mukhang kakalis lang ng shuttle bus. And again guys, may namit ako si Kuya Bert. Nagpo-provide nga siya ng mga tour. Mababait naman yung mga Pinoy dito guys. Make sure lang na trusted kasi meron din mga scam dito. So yun, hindi mo naman mawawala yun. Anyway, we're just waiting for our shuttle bus going directly sa hotel. And again, good thing about or yung advantage ng hotel natin, sobrang lapit na siya going to Senado Square, going to Ruins. So at least, diba, hindi na tayo mahihirapan. Pero same as sa Hong Kong, more on lakad talaga dito guys. Pag pumunta naman kayo doon, may mga yun yung mga poste-poste, may mga nakalagay naman doon ng bus number plus kung ano yung mga attractions na malapit or dadaanan ng bus, kaya hindi kayo maliligaw. So if you want to go to Senado Square 101X, kung gusto nyong pumunta sa Fisherman Wharf 102X, medyo doon kasi siya, mas malapit kasi yung Macau's Fisherman's Wharf dito compare sa Senado Square. And guys, while waiting for our bus shuttle again, add ko na lang din, since nasa Macau tayo, yung kinuha kong SIM card ay eSIM. And then, yung eSIM na yun guys is Hong Kong and Macau na. So, unlimited data yon for 5 days. Again, unlimited data for 5 days. Iba kasi ito dun sa mga 1 gig lang dito sa Macau. Tapos, unlimited data dun sa Hong Kong. So, yung eSIM na kinuha ko, galing Byte SIM, BYTE SIM, automatic na yun. Wala na kayong kailangan i-register or wala na kayong kailangan i-activate. Automatic yung cellphone nyo maghanap ng network dito sa Macau para unlimited data pa rin kayo once you get here. And I just want to let you know na ang Byte SIM guys, since unlimited data yung kinukuha nyo, hindi siya magpo-provide ng country number like Hong Kong number or Macau number. So it's more on data lang talaga. Unlimited data. Or if you want a tutorial kung paano bumili using the Byte SIM, you can check my vlog about Taiwan, or I'm gonna post the link na lang here. I have the step-by-step guide kung paano siya bilhin, and also you can use my referral code so you will get an instant $3 US dollars off to your purchase. And then dito naman sa Macau, I have the tutorial also na ginawa kung paano naman siya i-activate at i-install using your mobile phones. So watch out for our tips and guide and step-by-step walkthrough ng mga pinag-aagawa natin. Okay? And by the way, additional tip pala guys. If you're planning to go to like Venetian or any casinos, may mga free shuttle, just check the schedule. So may mga free shuttle yung mga casinos, mga hotels. Kahit hindi kayo naka-check-in, pwede kayong sumakay going there. Ang bait ni Macau and tourist friendly si Macau. Grabe guys, akala ko tapos na ako sa Ocean Park. Pero pa pala dito, para si Kuya mag-drive.
Talagang gumagano. Meron palang extension dito. Extended pa. Siyempre, nandito tayo, mag-overnight stay tayo sa Sofitel, Macau at 2016. Hindi pwedeng walang hotel tour. And by the way, si Sofitel Macau at 2016 ay under ng Accor, which is member ako ng Accor. So, I have points na ginamit. Like sa atin, may Novotel, Sofitel, Joyce and Nostalge. Merong Ibis bagong bukas. And we're gonna try that soon. Yung mga under and managed by Accor. Not only the Philippines but also in the other countries. And sobrang malaki yung advantage kapag member kayo guys. You're gonna earn points upon staying and also dining. And then you can use those points para makaless yung inyong mga hotel room. So ganun yung nangyari. I use my points around 2,000 points na rin yun. So ang bawas niya parang nasa 2,400 plus. O diba? Sobrang worth it. Sobrang sulit. And may mga benefits din kayo guys. Every level kasi. Every number of stays. Nile-level up yung status niyo. So from classic to silver to gold to platinum to diamond. So ngayon nasa gold tayo. Gold status tayo. And I have the privilege na mag-early check-in or early check-out. Automatic room upgrade to the next level. Kunwari kung superior lang yung room natin, ma-upgrade tayo into deluxe or any room types na mas mataas, like pwede rin executive, and then eligible tayo to get an early discount price bago ilabas in public. Libre lang mag-register, wala kayong babayaran, basta as long as you stay, you dine, pakita nyo lang yung electronic card nyo, blue mobile phone. Okay na yun. Mag-earn na kayo ng mga points. Sayang din kasi guys. Diba? So since madalas tayo mag-hotel staycation, so I took the opportunity. O diba? Ang dami kong punta. At least naman guys, mga punta ko is more on guide and tips. Diba? May sinalihan akong group sa Facebook, yung Hong Kong and Macau. Marami yun. Nakaka-disappoint lang kasi may mga Pinoy na talagang may air. May magtatanong kung paano pumunta dito or anong dapat gawin, anong dapat ganyan. Alam niyo yung mga sagot talaga nila na filosofo, pabalang. Yung talagang gusto nilang ipukuha na ay ako nakapag-Hong Kong na ako ng ilang beses, ay ako nakapag-Macau na ako ng ilang beses, and so on and so on. Gusto nilang ipa-feel talaga na ako pabalik-balik na ako sa ganitong lugar. Libre lang naman maging kind, libre lang naman maging humble. Mga Pinoy talaga. Nakaka-disappoint lang. Kasi ang ginagawa ko, may mga question doon na sinusort ko talaga. Kung ano ba yung karamihan sa mga tanong talaga ng mga first time, especially first time traveler. So, nagbibigay ako ng mga tips and guide. Tapos may mga i-epal talaga na, ay ako ganito, hindi makailangan yun, ay ganito. Guys, iba ang feeling kapag first time. Lalo na matatakan yung passport mo or kahit hindi matatakan kasi dito sa Hong Kong and Macau, slip lang talaga yung binibigay. Idikit nyo yan. Iba na yung feeling sa mga first time yan. Hindi nyo pwede sabihin na pwede mawala yan, hindi makailangan yan or waste of pages lang yan. No, it's not. It's a proof na ako mismo sasabi ko nga nakapag Hong Kong ako, nakapag Macau ako. And the fact na kapag mag-a-apply ka ng visa like Japan or Korea, it will help a lot. Kasi makikita ng mga nasa embassy na panay travel ka. So hindi pwedeng sabihin na walang kwenta or wala namang gamit yun. So that's bad. By the way, share ko na lang din. Kasi yung slip na binibigay dito para sa Hong Kong and Macau, hindi itatatakan guys yung mga passport niyo, kundi may ibibigay sa inyong slip. And that slip, you can keep it. You can taste it sa inyong mga passport. Yan ang ginagawa ko guys. Ni-staper ko pa nga. Pero nung nag-immigration tayo palabas ng Pilipinas, nagtanong na ako na sabi ko, sir, di ba ang Hong Kong immigration binibigay slip, pwede ko ba siyang staker katulad ng ginawa ko sa mga sa old passport ko? Sabi niya, pwede naman, which is ginawa ko naman, pwede naman talaga siya. Yun nga lang, sabi ni Kuya sa IO na huwag na lang daw staker, mas magandang i-tape mo na lang or i-ticket. Kasi nga, pag nag-i-stamp ang mga IO, di ba, kahit saan, grabe, talagang stamp kung stamp, baka nga daw masira, ma-damage yung paper. So it's up to you guys if you want to keep it, if you want to place it, if you want to staker it. Yung sa mga passport niyo, pwedeng pwede. And
if, just in case, nawala ninyo yung slip na yon during your Hong Kong stay, pwede kayong mag-request ulit sa Hong Kong Immigration, sa airport, syempre. Kasi may record man sila. But, kunyari naka-uwi na kayo sa Pilipinas, tapos nawala nyo, okay lang naman. Wala naman kayong kailangan gawin kasi records, may records naman na kayo sa Immigration. Yun nga lang, again, sa mga first time at sa mga katulad kung gusto ko maraming tatakip passport. Syempre, additional stamp din yan, kumbaga. Additional document mo yun sa passport mo na nakapag-Hong Kong and Macau pa. Okay? Kaya sa mga nagsasabing wala naman daw silbi yun, or sa mga nagsasabing sila daw ilang beses na nakapag-ganyan tapos tinatapon na nila, then it's up to you. Kumbaga parang I'm doing this vlog and I'm posting guides and tips sa mga groups to help other people, to help other Pinoys, lalo na yung mga first time. Kasi guys, galing din naman tayo sa pagka first time and alam natin yung feeling, diba? Dami kong pod. So, ayan. We're almost there. Sige guys, tama na nga. Ito na lang tayo sa ano ulit. Nag-usap sa hotel. Few moments later. Hello. Yeah, check in. Yeah. So may I know how to call you? Mark. Mr. Mark. Yeah. This way, please. Thank you. Have you ever stayed with us? No, this is my first time. The first time, how about Macau? Yeah. So, Mr. Mark, do the check-in. Yeah. Mr. Mark, may I have your passport? Sure. You have a one king bedroom and you will stay here for one night, right? Yes. Okay. Very welcoming ng vibes and very accommodating. Well, in fairness, you can do videos, take videos dito, unlike Shangri-La. By the way, do you have any free shuttle going to any attractions or? Our shuttle bus only to the border, like Bridge and Border Gate, and ferry terminal. And I requested for a late checkout. Our normally checkout time may be 11 o'clock. May I know what time will be suitable for you? One. Sure, sir. Okay. So, I would like to double confirm with you. Right here, you have booked one king bed room. Since you are our core members, and we have upgraded your room to a luxury Viva View. Oh, wow, and we you. Will arrange your room on the 14th floor, 34th room. Alright, guys. So, one of the perks or privilege kapag Accor member, gold member to be exact, is to be upgraded to another room type. And fortunately, we were upgraded to luxury room, river view. Our room initially is city view and I requested for a river view. Very luxurious, and Sofitel, by the way, is included sa mga luxury hotels ng Accor. One of the security ng mga hotels, hindi kayo pwedeng umakyat ng wala kayong card. Kailangan itap niyo muna, then press your floor number. Oh my god. Look at this. Enjoy muna natin. Guys, look, Macau Tower. And again, syempre, magkakaroon tayo ng hotel tour and room tour. So first is room tour. Three hours later. So guys, may katangahan naman tayo. Yung pin ni Google Maps sa location natin, nililito ako kung nasaan. Kumbaga parang starting point sana natin, nasa Sofitel tayo. Pero parang alayo niya. Alayo agad. Tapos hinahanap ko kung saan to. By the way, we are here sa Senado Square, everyone. Guys, Senado Square. Ayan, mag-360 ulit tayo. Boom. Ayan guys, so again, nililigaw niya tayo. Took 1 hour ako. Alayo nang narating ko. Basta iba. Imbi ako dito kay Google Map. Iba yung pinapoint niya. Kumbaga parang nasa ibang lugar ako.
tapos going here sa Senado, napakalapit lang pala nito, guys. Tapos ang ginagawa ni Google Map, parang ang starting point ko sa malayo, ang ginawa ko, guys, Waze. In fairness, gumagaya si Waze dito. So yun, naglakad ako, pinalo ko lang. Yan, I'm here after an hour of searching. Tapos dito na lang din tayo maghahanap ng kakainan kasi nagugutom na ako. In fairness, guys, maganda yung mga lightings dito. Kaya, ayan, nakakapag-video tayo. Santa Casa de Misericordia. So, guys, currently it is 7:30 p.m. Kaya, saan mo masarap na kainan dito? Masarap na kainan. Dito. Sa Portuguese restaurant. Dito? Portuguese restaurant, try mo. Masarap yun. 38 yeah. Lang dami. Yung katabi nung green na ano? Dun, dire-diretso ko lang. Yan. Yung may ilaw. Yung may red. Kulay red. Tawid, tumawid ka. Dun sa kulay red. Ah, sige. Thank you, ah. Yes, sir. Ingat. Thank you. Ingat din. Si Kuya Bert, yung nakita natin sa terminal. Yeah, nakita ko ulit siya dito. Tapos tinanong ko kung saan yung masarap kainan. So yan, may tinuro siya. Then itatry natin. Portuguese restaurant ata. Jesus. So ayun yata, guys. Yung tinuro niya, yung resto. This one. This is recommended, by the way. Nandito tayo sa isang restaurant, guys, na katapat nung tinuro ni Kuya Bert. Ayun na. Kaso, hindi ko alam kung paano umorder. Kung hindi nyo alam umorder, picturean nyo tapos sabihin nyo yun yung order nyo. Doon maganda dito kasi may mga prices na rin. So alam ko na kung magkano. And buti na lang, nag-withdraw tayo ng 500 MOP. So guys, i-order tayo nito. Yan. Ito. At saka, rice. So guys, ang maganda dito, ginawa silang hot water. Binababad nila talaga. I-sterilize yung mga gagamitin mo. Including the chopsticks. Medyo maingay. And knowing na ang Hong Kong and Macau, they're always on the fast pace talaga. Mabilisan, guys. Hindi kayo pwedeng papatay-patay. Especially sa mga transport system nila. Yung mga sa train, bus. Ay, kailangan mabilis kayo. Look. All mine. This is 75 MOP. And then, rice. Look. And guys, we have the tofu. Look. Tapos, ang maganda dito, may libre na silang tsaa. Now, let's eat. Malasa. Sakto lang. Mas masarap yung sa fried rice. First meal natin sa Macau. Guys, pagkakain kayo sa labas, or kahit saan, or kahit sa bansa, huwag na kayo mag-convert. Pero kung i-convert ito ng kinain ko, 1,000 plus. Anyway, for experience, why not? Mas prepared ko yung fried tofu, tapos nalagyan ng sabaw. Pero ito kasi parang steam. Parang okay naman pala. Basta mababad lang siya sa pinakasabaw niya. Look. May sabaw siya, oh. Okay naman pala. Basta may rice. Para iwas umay. Basta barbecue para niya. I think yung rice nila is good for 2 person. Dati pinili ko dito mo. Ano pala, guys? Hindi tayo nag-breakfast. Hindi tayo nag-lunch. Pagbalik natin ng accommodation sa Chimsha, nag-ano lang tayo, nag-bread lang pala. Kaya pala parang ano sa dami kong gutom.
Actually guys, itong beef fried rice. Sorry, okay hindi. Tapos isang ulam na lang sana. Kasi natakam ako dun sa picture nung tofu. Yun nga lang, yung order natin good for two. One, two. Tapos dito, parang sa Taiwan, akala nyo mga galit, yung mga tao. Ganoon lang sila talaga guys. Yung way nila magsalita, parang galit, pero hindi. Tapos kala mo nagdadamo. Ganoon lang talaga sila guys. So sobrang pagmamadali. Na ibabalibot na nila yung mga plato, mga lamesa, yung mga gano'n. Sinulit yung walang kain na buong araw. Sinulit sa gabi. Guys, mauubos natin. Yung tofu lang talaga, sorry. Actually, meron dito sa atin, kung kumakain ka sa mga Chinese restaurant, meron ito ganitong luto, yung pork barbecue, Chinese style. Meron yung iba dito, tumitingin sa akin kasi ang dami ng pagkain ko. Tapos mauubos ko, baka dyan siya ko, di ba? Sayang kasi, nabigla tayo sa order natin. Okay lang yan, first time, di ba? At least kayo, pag-order kayo, tapos yung mga prices nila, around 65 pataas, good for to yun guys. Baka biglang umorder kayo ng umorder, tapos mag-isa lang kayo. Maluloka kayo sa servings. But in fairness, marami. Maraming servings nila, hindi katulad sa atin. Yun lang yung magiging challenge natin. Paano tayo mag-bill out, paano tayo mag-buy. Tapos, kuyari, kahit nasan kayo guys, kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, maging ano kayo, mapag-matchag. Tignan nyo kung ano yung mga ginagawa ng iba, ng mga lokal, tapos yun, sundin nyo lang. Para may binibigay na papel, pili ko yun yung mga list ng mga orders mo. Tapos sa tapat, doon din babayaran. Parang ganoon nga, di ko lang sure kasi parang doon din nagagaling yung mga food. Ay, pareho! Pareho guys! Yun yung narecommend sa atin na nasa tapat. Ito. Yan. Isa lang pala to. Kumbaga parang nandito lang yung pinaka menu nila na choices talaga. Pwede ka mag-dine doon, pwede ka mag-dine dito. Ayan. Ang maganda rin dito, naka, ano na siya, individual din menu niya, with the price na rin. Tapos may mga picture, para pwede mo nalang ituro or picturean. Isa lang pala to, kasi napansin ko, doon nagagaling yung mga orders, tapos hindi nagbabayad yung mga nandito, nakapwesto. Okay, so tama pala yung kinainan natin, kaya pala, recommended ni Kuya. Alam ko na, pag mag-bill out ka na, isusulat ni ate yung mga order mo, tapos dadali mo doon para bayaran. Dapat maging alert kayo at mapag-matchag. That's actually part of, ano guys, being a solo traveler. Kung nahiya kayo magtanong, tingnan nyo lang. Kasi yun din naman yung mangyayari, gagawin na gagawin nila eh. Magbabayad sila kung paano mag-bill out, tapos kung saan sila pupunta para magbayad. Gayahin nyo lang. And, saka nga ko yung tukulok. Guys, naubos natin yung rice. Amazing. Tapos ito na lang natitira sa pork. Huwag na ko i-judge siya. Nanginayal nga ako. Pero hindi na ito mauulit. At least alam ko na dito. Wala naman kasi ako kasama. So, at least alam ko na na good for two pala yung mga orders dito. Though hindi kasi ako nagtanong. Eh, hassle pa. Bakit hindi kami magkaintindihan? So, ang ending, maaga pa naman. Ubusin ko, tapos maglakad-lakad pa tayo. A few moments later. Guys, tama pala ako. Busog sarap. Anyway, may ibibigay lang na paper si ate. Nakalista doon yung mga order nyo. Tapos, ibabayad nyo doon sa katapat na resto. So, naka-ano tayo? 180? Magkano yun? For your ano lang, for your reference. 1,250. Pesos. Natawa lang ako. Pero, anyway, nasa galaan tayo. So, expect nyo more on gastos. Hello. How much is that? $10 each. How many you want? $1 and put six. I just want to taste. Okay. Two. I'm only alone. I'm only one. And my tummy is so big na. You see, this is egg tart. If you tart. Come to Macau, you must buy this one. It's Portuguese cookies. Yeah. No. Portuguese egg tart. Egg tart. Yeah. Portuguese egg tart. 10 MOP each. Yeah, this is cookies. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Come back next time. In fairness, guys, magbabayad sila dito. Mainit-init.
egg tart for 10 MOP. Masarap siya guys, mainit pa. This one is really good. Itong Portuguese egg tart, nire-recommend to halos lahat ng mga nasa Facebook group ng Hong Kong and Macau Travels. Meron din ito bake shops sa Hong Kong and also in KFC. Mas masarap daw yung sa KFC nga eh. And I'm planning na kunin yung welcome drinks natin. Maganda pala guys na sa mga luxury hotel, lalo sa ibang bansa, yung mga welcome drinks nila, hindi lang siya soft drinks, iced tea, or juice. Tapos minsan pag magre-request ka pa, since welcome drink siya, parang nakakahiya pang i-request. Pero dito, ang mga welcome drinks, kahit nung na-try ko sa Thailand, as in either beer, wine, or any cocktail drinks. In fairness, sakit sa paa. Halos buong araw tayo naglakad from Ocean Park, tapos yung DIY trip natin going here, and then yung nawala tayo kanina. Nabibisit ako sa Google Map hanggang ngayon. So anyway, I think we are done here. At least alam naman na natin yung way. Yung pala guys, pagkalsada, kanan, dire-diretso, Sofitel na, imbetong si Google Map kanina. Kasi saan tayo na itinuturo? Actually, mas magandang pumunta dito ng gabi kasi makikita yung mga lightings. Maganda magpa-picture, look. See? Sa background ko, Macau is love. Look. O, diba? Look. Ang ganda. Ang ganda pala ng ganito, guys. Yeah! Yeah! Ay, ang ganda ng kulay, oh. O, diba? Wait. Yung mga standard price pala, yung fare nila, mga bus fare guys, I think sarado lang siya talaga sa 6 MOP. And again, hindi sila nagsusukli dito. So kailangan nyo ihulog yan. Doon sa lagayan ng coin. Aside from hindi sila nag-change, nanunukli, just in case biglaan yung pagpunta niya dito ng Macau tapos hindi kayo nakapagpapalit ng MOP, tumatanggap sila ng Hong Kong dollars. It's the same amount kung 6 MOP yon. 6 Hong Kong dollars din yung ibibigay ninyo. Though, syempre, magkaiba siya sa conversion. Pero nasa sa inyo na yun, guys. It's up to you if kung gusto nyo pang magpapalit or mag-withdraw ng MOP or hindi. Tapos, again, guys, hindi sila tumatanggap ng Octopus card. So, it's more on cash. Tapos, may mga street food din dito, guys, na pinipilahan. Same sa Taiwan at saka sa Hong Kong. And dito, guys, sa ibang bansa, the fact na pinipilahan yung mga street food or restaurant, it's 100% na masarap and confirmed na masarap siya. Unlike sa atin guys, it's more on hype lang kasi tsaka mga nakikiuso. Tapos yung mga nagpapauso, like yung mga food vloggers sa atin kasi guys, bayaran. Let's face the fact na karamihan talaga. Kung mapapansin nyo sa TikTok, marami rin nagre-reklamo na parang dahil kay vlogger na to na push nilang kumain sa ganitong resto or sa ganitong food, kemerut. Pero nung na-try nila, walay na walay. Even the servings, hindi siya ganun karami na nakikita niyo sa pagbablog. Kumbaga parang expectation versus reality. So kaya if ever na mag-try kayo ng mga resto na nakita niyo sa TikTok, magbasa na lang kayo ng mga review. Marami naman yan. It's all over the place. Like Google Map, Facebook. So may escalator dito. Pagtawid niyan, Sofitel na, 'di ba? Lapit lang pala. Ang problema ko kasi, hindi ako nagtanong kanina. Yun ang kasalanan ko kasi nagmamaru tayo. And ayun na guys, oh. Look. Welcome to Sofitel Macau at Fonte 16. O, 'di ba? Ang ganda niya, guys.
And that's it guys for our video for today. Yung ating DIY transfer from Hong Kong to Macau. And kung nagbabala kayo guys pumunta na Macau via bus, just follow what I did at hindi kayo maliligaw. So guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga travel tips and guide natin sa mga future travel plans pa natin. So guys, have fun, enjoy life, live life to the fullest, and travel lang ng travel hanggang kaya. More travel, more fun. Peace.